ba yun? Ngayong month yun, di ba? Mental Health Awareness Month ngayon. Tama ba ako? Ayan, oh, yes daw. So, eto, para may ambag naman kami sa lipunan, syempre mag-share kami ng keme. Ikaw ba, Gemma, ano yung biggest dagok mo in life? Na parang, dun ka muntik bumigay. Actually, matagal na nung college pa ako. Kasi nga, di ba, parang, ganyan, parang dami rin akong, ano yun, ang dami kong fail sa school, ganyan, nag-fail ako sa school, ganon. Pero nagawa naman ang paraan namin. Then, mahirap kasi guys, maging student-athlete, honestly. Oo. Lalo tapos, na nung medyo panahon na nila, Gemma, mas extensive na yung training, ganyan. Uh-oh. So, yung love life ko noon, parang medyo talaga, alam mo, sabay-sabay talaga nagsabay-sabay. Yung mga, nagsabay-sabay siya. Tapos, parang naisip ko parang wala nang kwenta kasi mali na lahat ng mga ginawa ko. Parang inisip ko parang di na ako makakabawi, ganyan. So, yun, munti ka na talaga kasi umabot sa point na ayoko nang maglaro. Tapos, hindi ko as in, parang lalayas lang ako sa school. Hindi malalaman ng coaches ng parents ko na umalis ako. Tapos, yun lang, gusto ko lang umalis. Kasi, oo, sobrang na, ano na ako. Lahat, parang wala nang masaya nangyari sa akin nung college. Ganon. Tapos, gano'ng katagal yung gano'ng period? Kasi minsan, di ba, sabi nga natin, ang buhay roller coaster, ganyan, na parang, may problema ka pero biglang makabawi ka ganyan. Pero minsan matagal bago ka makabawi ng ano, kaligayahan sa life. Buong college life ko. Gogi, ang tagal. 5 years yun. Oo. Kaya nga, di ba napansin, nung first year ko, ang ano ko, ang lusog ko, di ba? Pagdating ng fifth year. Sa Beach Valley. Pagdating ng fifth year, parang may sakit na. Alam, Gemma, oo nga. Naalala ko yun. Sobrang payat ko kasi na-stress ako. Ganun. Pero yung ano din, kumakain naman ako ng madami, pero yung parang wala nang, hindi na nahihigop nung ano, nung katawan ko yung mga kinakain. So parang, ewan ko, hindi ko alam nangyayari. So, sobrang stress ko. Good dream. Ganon. Tapos, natapos lang siya nung parang, sinuko ko lahat yung mga bagay na nagpapahirap sa akin. So, after nun, parang, naging okay naman. Sobra talagang naging okay naman yung decision ko. Kasi, nas nakapag-focus ako sa volleyball, ganyan. Tapos talaga yung nakikita ko, nag-i-improve ako. Tapos, mas naging confident ako, ganyan. Kasi, siguro ngayon, kapag siguro kung hindi ako nagbago, baka hindi ako nakakapag-stream, kasi nahihiya pa din ako, ganyan. So, iba, no, minsan yung mga pagsubok, iba yung dulot niya sa, ano natin, internal talaga na keme. So, siguro ngayon, takot pa rin ako mag-risk, ganyan. Pero, hindi naman ako siguro nagsisi din kasi sobrang dami kong natutunan. Parang simula nung time na yon doon ako mas naging strong. Pero ngayon ba, dumadating ka pa rin ba sa point na nalolobat ka? Parang yung social battery mo nalolobat na, di ba gusto mo mag-rest? Mm-mm. Pagka ano ba, may ganun kang, hi Sir Mark, may ganun kang mga days na wala, ayaw mo lang. Ayaw makipag-usap kahit kanino. Or ayaw mo gumalaw. Minsan, naapektuhan ba yung work mo? Ganyan. Sa ngayon, hindi na ako ganun. Parang, hindi na ako ganun. Ang galing. Kasi nung unang mga panahon ng college, ganun ako talaga. Parang ayaw ko na. Pero ngayon, parang, wala lang, dadaan lang siya sa akin. And then, laban ulit sa life. Ganun. Parang wala na sa akin. Parang kaya ko naman din pasayahin yung sarili ko. Kahit may mga ganun nangyayari pa. Yun yung mga ano yun, no? Yung masaya i-celebrate. Kasi, dati talaga yung feeling mo machuchugi ka na sobrang hirap ng mga nangyayari sa'yo, ganyan. Tapos ngayon, kapag may mga masamang bagay na nangyayari, ang automatic instinct mo na lang talaga is kung bounce back ka. Doon mo makikita how much you've changed then through the years, no? Nag-grow ka na. Pero, ano yung mga ano mo ngayon? Ano yung mga naiisip mo ngayon na nakaka-bother sa UN? Parang bumibigat yung loob mo kapag yun yung naisip mo. Kasi lalo na ngayon, pandemic, dyan talaga. Alam mo yun, last year, medyo mas hopeful pa tayo kasi syempre first time nangyari sa atin, tapos okay lang kaya ito matatapos, ganyan. Pero ngayon, ang tagal na 2 years, pa 3 years na yung pandemic, sis. Ano yung mga naiisip mo na talagang
trigger sa'yo na ano, nakabigat ng loob, ganyan? Trigger warning ha sa mga adulto. Siguro, ngayon yung ano lang. Yung masyado lang, masyado kang nahuhusgaan ng mga tao dahil sa mga nangyayari. Ganun. Kahit, tas kahit anong tahimik mo, kahit magsalita ka, ang dami mo magsalita. So, yun lang. Kasi, wala, ngayon talagang parang mas pinipili ko ng talagang manahimik. Ganun. So, yun lang. Ang, yung parang minsan gusto mong patunayan yung sarili mo, pero parang di naman worth it. Kasi, mapapagod ka lang, masasayang yung oras mo, masasayang yung explanation mo sa kanila kasi hindi naman sila makikinig. Yung ganun. And hindi na sila maniniwala kasi close man. Yung ganun lang. Yeah. Pero, tas yun, I mean, minsan din parang niisip ko, kakayanin ko ba yung mga ganun nangyayari? Kasi napasok talaga siya sa isip ko, pero may ano rin agad naman ang sagot na parang hindi, kaya mo yan. May parang bumubulong sa akin na kaya mo yan. Tsaka may papadala sa yung tao or mga sitwasyon, di ba? Bigla kang hahatakin pataas. Siguro, siguro sa sobrang dami nangyari sa akin nung past, parang ngayon, ang bilis nung mga talagang positive na iniisip ko para sa sarili. Hindi mo yung laging kailangan lumaban ng lahat. Pero nakaka-bother kasi nun na parang, yun nga, sinabi mo kahit sabihin ka or wala, ano na yan eh. Gem, reality na yan ng life. Yeah, oo. Kahit nung unang panahon, ganyan na talagang buhay. Maraming siraan, di ba? Pag manonood ka ng mga Exodus, ganyan. Yan na talagang culture ng life eh. Ganyan na talaga, may mga siraan and whatever. Pero siguro, ang tatandaan lang natin, kung sino na yung nagmamatter talaga. Kasi ang laki ng mundo, hindi pwedeng buong mundo parte ng buhay natin. Kasi sino na yung nagmamatter? Sila lang yung pagtutunan natin ng end.